Okay guys, pag-usapan natin ngayon kung paano ba makakuha ng driving industry under sa TESDA certificate. So, i-share ko sa inyo kung ano yung dapat niyong gawin. Okay? So, ang una niyong dapat gawin guys is pumunta kayo sa pinakamalapit na accredited assessment center. Okay, so kung interesado kayo magkuha ng driving industry certificate, so pwede kayong magtanong sa TESDA office kung saan kayo na lugar. Pero kung dito sa Mindanao, dito sa Cotabato, ang Kidapawan City, so dito sa Kidapawan City yung Accredited Assessment Center ng Driving Industry. Okay, so magpunta lang kayo doon guys, then punta kayo sa TESDA office ng school sa USMKCC, and then mag-fill up kayo ng application form for national certificate, and then i-fill up nyo yung mga profile nyo, lahat na nakalagay doon, fill up nyo yung title of qualification, and then mag-fill up din kayo ng SAG or self-assessment guide. Okay, so pwede na kayo magkuha ng self-assessment guide. Punta lang kayo sa testa.gov.ph, so downloadable files yan. Okay, pwede nyo yung i-download. And then doon kasi sa SAG or SAG self-assessment guide, yun kasi ang guide kung ano yung content ng assessment. Okay, so pag naka-fill up na kayo ng application form, so magbayad ka sa bayaran mo yung assessment fee pag nagkausap na kayo sa opisina. So regarding pala sa payment, yung standard na assessment fee, nakapost yan sa office, pero yung minimum na para makandak yung assessment is kailangan mo ng 10 candidates. Okay, so for more information about assessment fee, so magpunta lang kayo doon sa pinakamalapit na accredited assessment center. Okay, so yun na. So hindi pa mag-apply, pagkatapos mo mag-fill up ng application form, mga 1 week or 5 days pa yung approval bago pa mag-conduct ng assessment. Okay, yung assessment pala natin guys, para sure na hindi ka magsa, kailangan mag-review ka. Hindi pwede na mag-conduct ng assessment, mag-exam ka tapos wala ka namang experience, wala ka namang previous work. Kasi yung driving industry is yun yan sa mga malalaking sasakyan. So hindi ka pwede magpa-assess na baguhan pa palang sa driving. So kailangan mo ng experience. So at least 1, 2, 3 yung LTO code. So dapat mahaba na yung experience mo sa driving. So kuha ka ng code na 3, di ba? Kailangan pong paman ng experience sa driving. Hindi ka man makuha ng 1 to 3 diretso na mag-drive ka diretso sa malalaking sasakyan na wala kang experience, di ba? 1 to paman yung ipakuha sa'yo. O pwede ka mag-diretso 2, 3. Basta qualified ka na. So, maswerte ka kung makuha ka na ng 2, 3 na code sa LTO. Okay. So kadalasan kasi yung driver's license natin is 1-2 pa yung code. So dapat kung may plano ka na magmaneho ng malalaking sasakyan pero hindi ka pa makapagmaneho ng motorcycle, 2-3 yung kunin mo. Pero dapat kaya mo yung mga malalaking sasakyan.
So, yun po ang importante guys, sakyan. So, dapat well-versed ka doon sa mga operating principles, sa mga basic maintenance, o paano ba ano ba yung mga safety procedures doon. So, ganun siya guys. Asya nga pala, yung driving NC3 natin is mayroon siyang 6 or more unit of competency or core competencies. So, yung first competencies niya is perform minor maintenance and servicing on vehicles. Okay? So, under na siya sa LTO code 3 to 6. So, dapat sa mga heavy vehicles, may alam tayo doon kung ano ba yung mga basic maintenance doon. So, yung mga components ng vehicle, forward truck ba siya or sa bus ba siya. So, dapat may alam tayo doon sa mga components niya kung paano ba gawin. Halimbawa, pag lift up sa hood ng vehicle. So, yun ang importante sa safety procedure doon. So, paggamit ng safety pin o sa release pin, sa paggamit ng air brake. So, hindi pwede na wala kang alam, mag-exam ka lang diretso, na wala kang experience doon. So, kailangan nakapag-experience ka na sa pagmamaneho ng mga malalaking sasakyan. Yun ang very important part bago ka mag-exam ng NC3. And then, of course, dapat alam mo rin yung one of the unit of competency is obey and observe traffic rules and regulations. So, dapat alam natin yung kung ano ba yung mga traffic rules and regulations. So, kaya nga, kailangan natin ng mahabang experience or at least 3 years ang experience natin sa driving. Kasi, pag wala tayong experience, diretso ko lang exam sa heavy vehicle. So, medyo malabo kung wala kang experience, mahirapan ka makakuha ng driving NC3 certificate. So, kailangan talaga na may alam tayo doon sa traffic rules and regulations. Kasi yung assessment sa driving, hindi man pwede na actual lang. So, mayroon man din written. So, tatanungin ka man din sa assessor kung ano ba yung dapat mong gawin. So, ganyan siya guys. And then, another competency is implement and coordinate accident emergency procedures. So, halimbawa, kung may ma-accidente o ikaw yung naka-accidente, so ano ba yung dapat mong gawin? So, dapat magkanda ka ng research dyan. Pero, hang on guys, walang problema. Pag mag-subscribe ka lang dito, lahat ng mga competency sa regarding sa driving both NC2, driving NC3 ay mag-conduct rin ako ng video presentation about isa-pisa natin kasi mataas yung topic dyan. Okay? So, kung nakapanood ka man ngayon ito guys, so dapat mag-hit mo na yung subscribe button dyan. And then, tsaka para ma-update ka, i-hit mo rin yung notification bell. Then, don't forget, paki-like na rin. Pwede ka mag-comment, magtanong, walang problema. So, ready ako mag-respond sa inyong comment. Wag lang yung mga negative comments. So, ang video ko is about information. So, magtanong lang kayo about sa information. Okay? Then, another unit of competency guys, para makapasar kayo is bago kayo magmaneho, dapat alam mo kung ano yung dapat mong gawin bago ka magpatakbo ng sasakyan. So, hindi pwede na diretso ko lang magsaka sa unit and then pagsaka mo sa unit, mayroon siyang tinatawag na observation sa safety procedures. So, natawag doon is 3-point contact. Itong patman to, at least 3. O 4 points contact man yung ano natin, yung at least yung 3 points contact. Hindi maano talaga pag saka mo at saka pagbaba mo doon sa sasakyan. Hindi pwede na galing ka ng sasakyan, diretso ka lang ambak. Pwede kang hindi man pwede na ibagsak diretso, pero
pwede kang may dahilan din na pwede rin siya na isa sa rason na mga ano ba, mga kakulangan mo. So dapat, pag nakapanood ka na nito, so dapat sundin mo yung mga in-advise ko sa inyo. Okay guys, another competency is observe road health and safety practices. So ganun guys, ano ba yung dapat mong gawin? Halimbawa, patulugon ka, ano sa mga nakatulugon sa Tagalog ba? Naantok ka, halimbawa naantok ka, ano ba yung dapat mong gawin doon? So, kailangan mo talaga mag-conduct ng research about sa langanin. So dapat knowledgeable ka about sa traffic rules and regulations, sa safety procedure in case of accident, dapat alam mo yun. Then, observe road health and safety practices. And then last is, siyempre dapat alam mo kung paano magmaneho ng malalaking sasakyan, paano ba gamitin yung air brake. So, yung safety procedure sa air brake, kung hindi man kang pwede magpatakbo na diretso na lang ka na magpatakbo ng sasakyan na wala sa ayos yung air brake system natin, hindi yun standard yung pressure. Okay, so okay lang. So, next video ko, i-discuss ko yung ano yung mga standard procedure sa air brake, kasi iba-iba ang units na ginagamit ng sasakyan. Yung ibang sasakyan is yung units na ginagamit nila is kilogram per centimeter squared, iba ang standard pressure doon. Pag PSI naman, iba din. So yung PSI mostly is 90 to 120 PSI. So i-convert mo yan doon sa kilogram per centimeter squared, iba rin yung result. Yung iba gumagamit ng bar. Okay, so depende yan guys kung ano yung ginagamit sa sasakyan o ano yung trademark ng vehicle. So sa lahat ng sinasabi ko in terms of specification, always tayo mag-refer sa manufacturer kung ano yung nakasaad dun sa manufacturer. And then, pag okay na yan, isa, duha, tulo, pat, okay, lima. Lima lang pala guys, yung pang-anim is drive straight track. So, depende na yan sa assessor ko. Kung straight track, pwede na yung pag-importante, ano lang, defend mo lang yung kaibahan ng straight track at saka yung bus. Kasi pag sa bus, dapat alam mo rin kung paano mo i-handle yung mga pasahero doon sa panghabang ikaw yung as a driver, ano ba yung dapat gawin mo? Halimbawa may magbaba or may mga pasahero na PWD, persons with disability, ano ba yung dapat gawin doon? Halimbawa, during unloading at saka loading of passenger, ano ba yung dapat gawin? So, yun nga guys. Okay, yun ang important part sa assessment guys para makapasar kayo sa driving NC3.